Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Inaamin ni Lito na hindi siya magandang lalaki. Noong maliit kasi siya, ay nadisgrasya siya. Nasunog kasi ang kanilang tahanan at ang mukha niya ang labis na napinsalaan at nag-iwan nito ng malaking teklat. Kaya naman naging ganto ang kanyang itsura. Kapag umaharap siya sa salamin, nakikita niya ang sariling refleksyon na akala mo ay isang hayop na zebra. May parte kasi sa balat niya na maitim at mayroon ding maputi. Nawala na rin siya ng kilay kaya nagmimistula siyang hindi mukhang tao. Nagiging tamponan rin siya ng tukso sa mga mata ng mapanghusgang mga tao. Pero hindi niya naman iyon dinidibdib dahil nasanay na rin siya. Naniniwala kasi siya na ang pagiging tunay na tao ay wala sa panlabas na kaanyuan, kundi sa pagkakaroon ng mabuting puso. Hanggang sa magbinata nga siya, ay puro panlalait ang kanyang dinaranas. Pero biniyayaan naman siya ng pagkakaroon ng pagtitimpi. Sa hirap ng kanilang pamilya, napilitan siyang huminto at kumayod. Nagtrabaho siya sa grocery store. Pero laking dismaya niya na pati ba naman ang katrabaho ay hinahamak siya. Ano ba naman yan? Pakunti ng pakunti ang mga customer dito sa lane na hawak ko. Paano ba naman kasi ikaw dito? Nakakatakot yung mukha mo eh. Naku, baka mapagalitan pa ako ng manager na baklita. Ikaw ba naman kasi alien ka? Bakit dito ka pa ba nag-apply ha? Dapat yung pinipili mong trabaho ay yung hindi makikita ng mga customer. Reklamo at panghahamak ni Oni sa kanya. Pasensya na Oni ha. Itong trabaho lang kasi natanggap ko kaya syempre dito ako papasok. Katuwiran niya dito. Sa madaling salita, gunggong yung nagpasok sa'yo dito. Walang utak. Kaya itong naging resulta. Pinandidirihan ka ng mga tao. Wika ng mataray na kahera. Bigla namang lumungkot ang mukha ng binata. Labis siyang nasaktan sa inihayag nito. Pero pinili niya na lamang na huwag nang makipagsagutan sa dalaga. Hayaan mo, Oni. Kapag nakakita ko ng magandang trabaho, natago lamang at di nakikita ng iba, magre-resign na lang ako. Mas mabuti yun. Para naman mapalitan na yung bagay na gaya mo at sana ay gwapo naman para mas kaayain tingnan. Tugon nito sa kanya. Hindi na kumibu pa si Lito dahil inihayag niya na ang mga dapat sabihin dito. Mabuti na lamang, pagsapit ng hapon ay marami nang naging customer sa kanilang lane. Hindi naman maiwasan ng ibang mga tao na tignan ang kanyang pagmumukha ng may halong pandidiri. At pagkatapos ng kanyang duty, malungkot siyang umuwi na sa kanilang tahanan at nagkulong na sa kanyang kwarto, na hindi na nga siya nakapaghapunan. Sa paghiga niya naman sa kanyang kama at sa pagpikit ng mga mata, ay hindi naman siya makatulog, kaya naisipan niyang lumabas ng tahanan upang magpahangin. Mabuti na lamang ay mapuno ang palibot ng kanilang tahanan, kaya presko ang hangin. Maganda ang makikita sa kalangitan dahil kompleto ang mga bituin at pati na rin ang buwan. Habang pinagmamasdan niya ang buwan, hindi niya alam kung bakit ang paningin niya rito ay unti-unting nagiging apoy. Bigla siyang napasapo sa ulo at bahagyang umungol habang nakapikit. Resulta lang pala iyon sa pagkakaroon niya ng trauma pagdating sa apoy. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit siya nagkaganon. Hanggang sa napagpasyahan na ni Lito na pumasok na para magpahinga. Sa tingin niya ay mukhang kailangan niya na talagang matulog. Sa sumunod na araw, sa kanyang trabaho, muli na naman siyang hinamak ng malditang si Oni. Huwag kang masyadong dumikit sa akin, baka mamaya mahawa pa ako sa nakakatakot ng sakit sa balat eh. Dito niya ay pinaliwanag sa dalaga na yung kondisyon niya ay hindi isang nakakaawang sakit, kundi ang kanilabasan lamang sa nangyaring trahedya. Aha, nagdadahilan ka pa? Talagang sakit yun sa balat? Dahil kung hindi yan sakit, hindi magiging ganyan ang pagbumukha mo, mukhang halimaw. Dahil sa sinabi ng babae, hindi niya na lamang ito pinilit na siya ay paniwalaan. Ayaw niya rin naman kasi ang makipagtalo pa, dahil baka maubos lamang ang laway niya sa isang taong sarado naman ang pag-iisip na gaya nito. Sayang nga lang dahil hinahangad niya noon ang kagandahan ng babae. Tapos matutuklasan niya na ganito pala ang pag-uugali nito. Dapat pala ay hindi siya humahanga sa panlabas lang na kagandahan, kundi sa loob lamang. Kaya ang nangyari, hindi na lamang niya ito pinansin pa. Nag-focus na lamang siya sa kanyang trabaho. Kahit puro masasakit na salita lamang ang binibitawan nito laban sa kanya. Sa loob ng 3 buwan niya sa trabaho, unti-unti na rin siyang nasasanay sa mga mata ng mapanghusgang tao.
Ngunit kung maaari nga lang na meron siyang mahahanapan na ibang trabaho, ay talagang lilipat na lamang siya. Mas gusto niya rin kasi na hindi siya napupuna dahil sa kanyang kapintasan. Isang araw, bigla siyang nakita ng kanyang ina na malungkot. Nilapitan siya ni Aling Rivet. "Oh, Litz, bakit ka nag-iisa dito? Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Malungkot ka ba?" Tanong ng kanyang ina. "Ma, bakit nangyari sa akin to? Ang masunog ang mukha ko." Tanong niya dito. "Anak, lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi man natin maunawaan sa ngayon, pero darating rin ng araw, nalalabas rin ang kasagutan sa tanong na yan." "Ganun po ba, Ma? Sana nga po malaman ko agad ang kasagutan kung bakit ako nahihirapan ng ganito." Tugon ni Lito. Hinaplos-haplos naman ni Aling Rivet ang kanyang likuran bilang pagpapakita ng pagdamay sa kanyang pinagdaraanan. Mukhang alam ng kanyang ina ang lalim ng sakit na nararanasan nito. Pero sa kabila nito, ay nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho si Lito. Isa pa rin siyang bagay sa supermarket hanggang sa may natagpuan siyang trabaho na mukhang babagay sa kanya. Iyon ay walang iba kundi ang pagiging cook sa restaurant. Kaya naman ang makita niyang hiring doon, ay nag-apply muna siya bago siya nag-resign sa pagiging bagger. Medyo nagulat pa nga si Oni sa kanyang ginawa. Sa loob-loob siguro nito, ay tinutuo nga ni Lito ang sinabi noon. Nakita ni Lito sa mukha ni Oni na bahagya itong nalungkot nang malaman na nag-resign na siya. Pero hindi naman niya mapipilit ang sarili kung ayaw siya nito. Isang araw, habang siya ay nagluluto, biglang lumapit sa kanya si Alfred na kanyang katrabaho at kinausap siya nito. "Alam mo ba, Lito? Nagtanong sa akin ng customer kung sino ang nagluluto at sinabi ko naman ang pangalan mo." "Eh, bakit mo naman sinabi, Alfred? Baka mandiri yun ah, dahil sa pagmumukha ko." "Hindi yan. Sinabi ko lang naman na ikaw." "Talaga lang ha? Baka mamaya hanapin ako at kapag nakita ang pangit kong pagmumukha, mandiri na sa akin. Nako, mabawasan talaga ang customer natin." Sambit ni Lito. "Hindi yan. Hindi naman lahat ng tao ay mapanghusga at hindi rin naman lahat ng tao ay mapangmata ng kapwa. Basta't magpakatotoo ka lang sa sarili mo, tol." Payo pa sa kanya ng katrabaho at the same time, kaibigan niya rin. Napangiti si Lito. "Maraming salamat, pre." Isang gabi, nang sweldo niya na sa bagong pinapasukan, napagpa siya niyang mag-grocery. Wala siyang ibang supermarket na tinutungo maliban sa dati niyang pinapasukan. Doon kasi ay medyo murang bilihin. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nag-punch ng ipinamili niya ay walang iba kundi si Oni na madalas siyang lait-laitin. Nabakasan niya nga na medyo sumaya ang mukha nito nang siya ay makita. Para bang na-miss rin siya nito. Pero bigla na naman siya nito nilait-lait nang kausapin niya ito. "Kamusta na, Oni? Mahirap ba ang trabaho?" "Hindi. Madali lang ang trabaho dito at wala nang pabigat. Masaya nga ako dahil wala nang pangit na bagger eh." Mataray na tugon nito sa kanya at batid niyang siya ang tinutukoy nito. "Ah, ganun ba? Natutuwa ako na malaman na hindi ka na nahihirapan. Kahit na wala ka ng bagger. Sige, Oni, alis na ako. Maraming salamat sa pag-punch yung item ko ah." Tugon niya rito, sabay talikod na. Hindi niya alam tuloy kung na-miss siya nito o talagang gusto lamang siyang lait-laitin. Sadyang malaking sagaba lang talaga ang kanyang itsura para magkaroon ng maraming kaibigan. Kaya nga kahit ang sarili niya ay nilalait na niya. Ayaw niya yung sunod niyang mukha. Mabuti pa nga ang kumpare niya si Alfred. Tinanggap siya kahit na ganito ang kanyang itsura. Samantala, habang nasa trabaho siya ulit, bigla siyang sinabihan ni Alfred na gusto umano raw siyang makita ng customer. Napakasarap daw kasi ng kanyang mga luto. Talaga nga namang babalik-balikan. Dahil doon, ay bigla siyang kinabahan. Paano na lang diba kung matapobre pala ang customer na to? Ang sabi pa nga ni Alfred, mga sosyalera raw ang dalagang iyon. Hindi pa humaharap si Rito sa customer na ito, ay talagang kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Nariyang baka sabuyan pa siya nito ng kapis sa mukha dahil sa labis na pandidiri sa kanya. Pero hindi kahit niya si Alfred na magpakita sa dalaga. Tutala hindi naman raw ito mukhang matapobre. Sa kabila ng mga inihayag nito, ay hindi niya naiwasan na kabahan. Pero sa bandang huli, nagpakita na rin siya rito. Mabuti na lamang ay marunong rin namang magluto ang kaibigan, kaya ito na muna ang pinag-iwanan niya ng trabaho.
may paintulot rin naman siya ng manager sa pakikipag-usap niya sa customer. At sa pagharap nga niya rito, doon niya napatunayan na talagang yayamanin nga ito. Magandang araw po ma'am. Ano pong may paglilingkod ko? Magalang niyang tanong rito. Ay, ikaw ba kuya yung nagluluto ng pagkain rito? Abay, napakasarap po. Tugon nito sa kanya. Nagpakilala ito sa pangalang Betty. Napangiti naman si Lito habang nagsasabi, ako nga po ma'am. Maraming salamat po dahil na-appreciate niyo po ang luto ko. Anong pangalan mo po kuya? Siya nga pala kuya. Gusto kitang kunin bilang cook namin. Masyado na kasi maarte yung lolo ko eh. Nag-uulyan din na kasi, kaya ganun. Sa tingin ko, ikaw pong makakakuha sa panlasa ni lolo. Ako po si Lito, ma'am. Ah, ganun po ba? Kung pwede nga lang po sana eh. Kaso mukhang kailangan ko po ang restaurant na pinapasukan ko. Katwiran niya rito. Sige po, kuya. Kung ganun, dapat muna po kayo magpaalam sa employer niyo. At hayaan niyo po, mas malaki naman po ang ipapasahod ko sa inyo. Tugon nito sa kanya. Ganun po ba? Sige ma'am, willing po akong magtrabaho sa inyo. Wika niya rito. Bigla kasi siyang naingganyo. Masaya ako na malaman yan. Ito po yung calling card ko. Tawagan niyo na lang po ako pagkatapos mo mag-duty. Wika nito sa kanya. Kaya naman kinamayan siya nito habang ito'y nakangiti. Gumanti rin siya ng pagkamay. Nagpatuloy naman ulit siya sa pagtatrabaho at nagpasalamat sa kanyang kaibigan. Nang matapos ang duty niya, agad na siyang nagpaalam sa employer na magre-resign na. Sinabihan naman siya nito na magtrabaho muna sa loob ng isang linggo bago umalis. Maghahanap pa kasi sila ng bagong tauhan. Kaya naman pumayag na rin si Lito. Ipinagbigay alam na lamang niya muna kay Betty ang tungkol roon. Ang sabi naman nito ay willing siyang hintayin. Nagpapasalamat naman si Lito dahil sa nadiskubreng hindi pala matapobre ang dalaga. Kaya mukhang tatagal siya sa paninilbihan. Lumipas ang isang linggo ay nakapag-resign na siya sa restaurant. Kaya naman ang pagtatrabaho naman kanila Betty ang kanyang inatupag. Araw-araw siya roong nagluluto. Nasisilayan niya naman na inuubos ng matanda ang pagkain. Pero may pagkakataon na nilalait siya nito at sinasabihang Elgin. Inuunawa niya na lamang ito dahil ang sabi ni Betty ay nag-uulyanin niya ito. Hindi naman siya binigo ng dalaga dahil malaki nga talaga ang pasahod na binibigay sa kanya. Triple pa sa kinikita niya sa restaurant. Kaya naman sinisipagan pa niya ang trabaho para matuwa sa kanya si Betty at syempre pati na rin ang lolo nito. Hanggang sa isang araw, naisipan na naman ni Lito ang mag-grocery. Napagpasyahan niya na sa dating pinagtatrabahuhan siya mamimili. Hanggang sa dumating na ang di inaasahan. Paano ba naman kasi? Nakita niya si Oni na pinapagalitan ng isang customer. Dahil siya ay babagal-bagal. Dito niya napagtanto na hindi pa pala nakakahanap ng panibagong bagay ang employer. Siguro ay meron naman pero hindi tumatagal. Dahil na rin sa pag-uugali ni Oni. Likas na kasi ang pagiging mataray ng dalaga. At kahit sa mga katrabaho nito ay ganoon rin ang pinapakita nitong ugali. Sa kanya lamang ito sobrang naiinis dahil pangit ang kanyang kaanyuan. At dahil mukhang kinakailangan ni Oni ng tulong, siya na ang nag-box ng mga grocery item. Pero nagulat siya nang bigla siyang pinagsalitaan ng masama ng customer. Ayon rito, ay sino raw ba siya at bakit kailangan pa ng tulong ng babae? Ang pangit-pangit raw ng kanyang pagmumukha. Sir, mag-ingat naman po kayo sa mga binibitawan yung mga salita. Hindi po porke customer kayo. Eh ganyan na kayo mambuli sa kahera. Kita niyo naman po, siya na po yung taga-punch ng item at siya pa ang taga-box ng mga grocery. Wala po siyang bagay na kasama. Kaya sana intindihin niyo na lang. At kung nagmamadali talaga kayo, kayo na lang po ang mag-box. Mahinahon niyang bahayag rito. At nagsalita ako pang pangit ka. Ganyan na nga ang pagmumukha mo, hindi ka pa nahihiyang ilantad yan. Kung ako sa'yo, magtatago na lang ako sa lungga ko. Saka, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Trabaho ng mga empleyado rito ang mag-repack at hindi na namin gawain yun. Tugon nito sa kanya. Abay, mali po ang paniniwala niyong yan. Dahil sa paraan ng pagtataas niya ng boses, hindi ito nagustuhan ng customer. Mabilis siya nitong sinunggaban at pagkuway siya ay kunelyohan. Sino ka ba ha? Bakit kumukontra ka sa mga sinasabi ko? Gusto mo ba ng away ha? Hindi po ako nakikipag-away sir. Gusto ko lang pong itama ang mga pagkakamali mo. Sa mali mong paniniwala. Tugon ni Lito.
Dahil sa kanyang inihayag, ay lalong uminit ang ulo ng lalaki. Bigla siya nitong sinapak. Hindi siya lumaban dahil ayaw niyang lumala pa ang gulo sa pagitan nilang dalawa. Pero sadyang hindi nagpaawat ang lalaki. Kaya ang naging resulta, bugbog sarado si Lito. Nawalan pa siya ng malay dahil sa labis na panggugulpi sa kanya. Nariyang isinugod pa siya sa ospital dahil may nabuong dugo sa kanyang ulo. At hindi lang yun, dahil lalo pang nasira ang kanyang mukha. Kaya naman nang malaman iyon ni Betty, ito na ang sumagot sa bills ng ospital. At hindi lang yan, dahil ang kanyang mukha na tuluyan na talagang nasira ay pina-plastic surgery nito. Kinuha ni Betty sa ina ni Lito ang dati niyang litrato nung maliit pa lamang siya. Yung noong maayos pa lamang ang kanyang mukha. Hinulaan ni Betty ang posibleng magiging itsura ni Lito kapag siya ay nagbinata na. Pinadrawin niya iyon sa isang pinakamagaling na artist. At nang maiguhit na, ito ang ibinigay niya sa doktor para operahan na siya. Kasalukuyan pa rin walang malay nito si Lito. Kakatapos pa lang niya sa operasyon sa ulo, pero ang sabi ng neurologist, stable naman na raw ang kalagayan ng binata. At pwedeng isagawa ang plastic surgery sa ibang doktor. Wala naman raw magiging problema roon. Ayos na raw talaga ang lagay ni Lito at kinakailangan na lang hintayin magkamalay. Wala na naging patumpik-tumpik pa si Betty. Agad siyang nagpatawag ng plastic surgeon para maoperahan na si Lito. Tumagal ng ilang oras ang operasyon hanggang sa matapos na rin ito. Alam ng pamilya ni Lito ang ginawa ni Betty at labis ang mga itong nagpapasalamat sa dalaga. Nasa ospital na rin ang kaibigan ni Lito na si Alfred at naghihintay ito na siya ay magkamalay na. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nagkamalay na si Lito. Maayos ang operasyon niya sa ulo kaya wala siyang nararamdaman na sakit. Ang pakiramdam niya lamang ay nanghihina siya at normal naman talaga ito sa kaka-opera pa lang. Nagtaka lamang siya kung bakit nakabalot ng gasa ang kanyang mukha. Kaya dito na lamang sinabi ni Betty sa kanya na ipinaplastic surgery siya nito. Nang marinig niya iyon, kulang na lamang ay maglulundag na siya sa tuwa. Pero hindi niya magawa dahil nga sa nanghihina pa siya. Kaya ang ginawa na lamang niya ay ang magpasalamat sa kanyang amo. Ang sabi naman ni Betty ay deserve niya raw na siya ay tulungan dahil nalaman niya na tinulungan niya ang kahera sa supermarket na walang iba kundi si Oni. Isa raw iyong uri ng katapangan na bagamat hindi siya lumaban noong siya ay binubugbog, naihayag naman raw nito sa sigang iyon ang tama at ang mali. Sinampahan na rin raw ng kaso ng kanyang mga magulang ang lalaking iyon at habang buhay itong makukulong. Sinisiguro ni Betty na ang siga na iyon ay mabubulok sa bilangguan. Muli ay nagpasalamat si Lito sa kanyang amo. Lumapit naman sa kanya ang kanyang ama't ina at mga kapatid at siya ay niyakap ng napakahigpit. Kinumusta naman siya ng kaibigan na si Alfred. Kaya ang tugon niya naman rito ay mabuti-buti na ang kanyang kalagayan. Kaya natuwa sa kanya ang kaibigan at niyakap rin siya nito ng mahigpit. 6 na buwan rin nag-recover si Lito at di kalaunan ay nakabalik na siya sa trabaho. Napagmamasdan niya na rin ang kanyang sarili sa salamin. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa mukha dahil napakakinis na nito ngayon kumpara sa dati na madalas siyang tuksuhin dahil hindi pantay ang kulay ng kanyang balat. Gwapo na siya ngayon at mukhang artistahin pa. Natutuwa naman sa kanya ang lolo ni Betty. Anito, hindi na raw siya mukhang alien dahil may matindi na siyang itsura. Kaya't natatawa na lamang si Lito dahil alam niya na bunga lamang iyon ng katandaan. At hindi naman siya nito intensyon na laitin dahil kung nasa katinoan nito, ay hindi naman ganoon ang matanda. Ang mahalaga lamang rito ay kumakain ito ng kanyang luto. Ni hindi man lang ito nagre-reklamo dahil sa sarap ng kanyang luto. Doon pa lang ay alam niya nang gustong gusto siya ng matanda bilang cook sa tahanan. Isang araw, lumapit sa kanya si Oni. Labis itong nagpapasalamat dahil sa pagtatanggol niya rito laban sa mapang-abusong customer. Humihingi rin ito ng tawad dahil sa panghamak nito sa kanya noon. Labis-labis itong nagsisisi sa nagawa noon. Pinatawad niya naman ang babae hanggang sa bandang huli ay naging magkaibigan na sila. Pinayagan naman si Lito na makapag-aral habang nagtatrabaho kina Betty. Kaya lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos na rin siya ng pag-aaral. Nang makapaghanap na siya ng magandang trabaho, ay maayos siyang nagpaalam kay Betty. Pero nagiging cook pa naman siya roon kapag may oras na siya. Napagawa niya na rin ang bahay at lupa ang kanyang pamilya. At sa bandang huli, si Oni at Lito ay nagkatuluyan. Hanggang sa ikinasal sila. Dito niya napatunayan na mabait rin pala ang kanyang napangasawa.
At inamin rin nito na noon pa man ay may gusto na sa kanya si Oni. Iniiwasan lang kasi nito na umibig, kaya nagsusungit. Sa paraang iyon ay sa tingin nito ay may iiwasan ng makaramdam ng pag-ibig para kay dito. Ngunit hindi pala. Galing kasi sa hiwalayan noon si Oni, kaya ganun ang pakikitungo nito kay Lito. Samantala, sina Lito at Oni ay biniyayaan ng limang anak. Ngayon ay namumuhay sila ng tahimik, ngunit may masaganang buhay.